Sir Banat, nainis daw sa iyo si attorney. Huwag niyo nang alam niyo. Eto ha, gusto ko lamang ho kayong kausapin tungkol ho dito sa attorney papansin, yung attorney walang common sense, yung walang logic na attorney. Huwag niyo na hong ano yun. Alam niyo, yun yung tipo ng tao na may pangarap maging vlogger. Hindi naman siya nang ano, pero halatang halata naman ho eh, kulang sa pansin. Gustong mag-vlog, siguro, ewan ko kung kulang sa aruga sa buhay niya. Tapos, dahil doon, papansin siya ngayon, mangaaway siya ng vlogger para lamang po mapansin siya at sumikat. Huwag na nating bigyan ng pag-ukulang pa ng panahon. Okay? Kasi naman, sayang lang. Unang-una, baka lang siguro walang ano yun, walang kaso. Ang katulad siguro ni Atty. Kabutas yun. Kaya hindi, alam mo, ang abogadong nasa YouTube, yung talagang sad-sad sa YouTube, yung mayat-maya, nagbablog, wala akong kaso yan. Maniwala ko kayo sa akin. Maniwala ko kayo sa akin. Walang, kahit tanong nyo sa abogadong kakilala ninyo, na may panahon pa ba kayong mag-YouTube, baka nga iba dyan, di pa alam yung YouTube eh. Totoo! Huh? O kaya ibang social media, kaya wag ko kayong nagpapaniwala dyan. Anyway, pag-usapan na natin, simulan na natin! Sumayaw eh. Hindi, biro lang, binibero ko lang kayo ha. Pil na pil ko lang, feeling ko talaga dancer ako eh. Okay, simulan na natin. Pag-usapan lang natin na iisang bagay naman lang ang topic natin ngayon eh. Na gusto ko lamang pong ano ha, nang mabigyan natin ng pansin po itong usapan patungkol sa militar. Kasi alam nyo, May mga nadidinig na ako even before these things na nangyari, na meron talagang mga naiinis at na hindi satisfied dahil po doon sa una, doon sa batas na ginawa, na hindi ko nga maintindihan eh. Gumawa ng batas na para magkaroon ng security na 3 years ang chief of staff ng Pilipinas. Ibig sabihin yung pinakapinuno ng ating AFP. Gumawa sila ng batas ang mga mambabatas natin ng legislative branch. Gumawa sila ng batas, pero naandun sa batas na pwede naman hong baguhin ng presidente anytime. So kahit yung 3 years, pwede hong gawin lang ilang buwan kung trip na ng presidente na alisin. Sabi ko, bakit pa gumawa ng batas? Di ba? Parang, ewan ko kung anong nasa isip nito mga mambabatas na ito. Kaya tuloy lalong gumugulo eh. Ito, panoorin nyo ha. Nitong nakaramang linggo, naging malaking kontrobersya ang pwesto ng Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Umabot sa puntong nagkaroon ng ugong-ugong ng destabilization at nagbitiw ang ilang matataas na opisyal ng administrasyon. Nag-full alert ang PNP at naglabasa ng mga armored personnel carrier. Wala raw dapat ikabahala ayon sa mga otoridad. Normal lamang daw ito bilang bahagi ng engine warm-up ng kanilang mga armored units para nga naman hindi mas stuck up ang mga makina. Samantala, yung mga ganito klang mga statement na kesyo normal daw para start. Ano yan, motor? Kailangan mong start para minsan hindi naman ma-stuck up. Tapos kailangan mong ibalandra sa kalsada. Ano to? Sorry, pero minsan yung mga ganyang statement, ginagawa nyo naman masyadong tanga mga Pilipino. Sa bagay, tanga nga naman yung mga tanso. Kaya maniniwala, tingnan nyo na, in-start lang para kasi baka mabulok yung baterya. Isipin mo, ang mahal-mahal yan, pag na-standby lang, biglang mabubulok na. kung gusto talagang i-start, pwede namang i-start tapos paikot-ikuti mo sa loob lang ng kampo. Anong klaseng pautot yan? Ewan ko ha. Sorry ho ha, yung kusin naman yung spokesperson na yan. Huwag naman yung gawing lahat tanso ang mga Pilipino. Hindi ho tanso ang mga Pilipino. Iilan lang naman ho kayo. Hindi, iilan lang naman sila. Huwag yun naman masyadong inaano yung pagkatanso. Ano, kailangan i-start eh. Kung hindi mabubulok yung sasakyan. Ano to?
Sus, Ginoo Gyudo. Biglang nagbitiw si Jose Faustino bilang OIC ng Department of National Defense. Agad naman itong tinanggap ng Malacanang na agad ding nagtalaga ng kapalit si Retired Chief of Staff Carlito Galvez. Lahat ito matapos biglang tanggalin ng maaga si Lieutenant General Bartolome Bacaro bilang AFP Chief of Staff. Gaano ba kaimportante itong pwestong ito at nabulabog ang buong defense establishment? Ang Chief of Staff ng Armed Forces ang pinakapinuno ng militar ng bansa. Sa ibabaw niya, ang Defense Secretary at ang Commander-in-Chief, ang Pangulo ng Pilipinas. Sa ilalim naman niya, ang mga service commanders gaya ng Hepe ng Army, Air Force at Navy at ang mga Unified Commands ng iba't ibang lugar sa buong bansa. Ang kontrobersya ay umiikot kay General Andres Centeno, ang tinalagang AFP Chief of Staff ni dating Pangulong Duterte noon pang November 2021. Pero nang maupo... Ayan ha, tatandaan ninyo. Si Centeno ang parang pinakahuling itinalaga ni Pangulong Duterte bilang Chief of Staff. Sa kanya ho umiikot ho yung kontrobersya. Okay ho, bakit? Ito na, pinapaliwanag. Pangulong Bongbong Marcos nitong Hulyo 2022, pinalitan niya si Centeno ni Lieutenant General Bartolome Bacaro. Pero may komplikasyon dito. Ang mandatory retirement age sa AFP ay sa edad na 56. Si Centeno na tinanggal ay magre-retire pa lamang nitong paparating na Pebrero. So, eto ang problema kasi. Okay, si Centeno, dapat February pa magre-retire. Etong darating na February, instead na nirespeto sana ni Marcos yung pag-retire, ewan ko kung wala siyang tiwala dahil wala siyang tiwala sa sarili niya, wala siyang tiwala doon sa Chief of Staff niya, na baka magalit at eventually hindi ewan natin kung bakit. Okay, sa akin konting panahon na lang naman, bakit hindi mo pinagbigyan kasi merong retirement age eh. So tinanggal, okay, ibig sabihin hindi naman tinanggal to, ibig sabihin pinag retire, okay, pinag retire tapos ibinali inilagay si Bacaro na kung saan, dapat naman, mag-retire na. Baligtad. Di ba? Kung sino pa dapat yung mag-retire, yun ang inilagay. Okay? Tandaan ninyo, ano ho yan ng presidente? Yan ho ay galaw ng presidente. 2023, si Bacaro na pinalit sa kanya ay nag-retire na dapat noon pang nakaraang Setyembre 2022. Dahil na-appoint si Bacaro bilang Chief of Staff na extend ang kanyang serbisyo. Samantala, si Centeno naman ay hindi pa retirado. Pero eto pa, bilang Armed Forces Chief of Staff, si Centeno ay ginawaran noon pang 2021 ng ranggong 4-star general. Ranggong iisa lamang ang maaaring humawak sa AFP. Pero dahil hindi pa rin siya retirado, hindi mabigay ang ranggong ito sa pumalit sa kanya. Kaya't si Bacaro ay nanatiling 3-star general pa rin. So gets nyo? Isa lang kasi dapat ang 4-star. Okay? So si anong ang 4-star tapos itong yung mas ano is 3-star lang. So kaya nga it's a little bit hindi ganun ka normal. Natanggalin kagad siyang bilang Chief of Staff at ilagay itong retirado na dapat. Okay? Again. Hindi ho natin sinasabing capable o incapable itong si Bacaro ha. Hindi ho na yun ang point natin dito. Ang punto po natin dito yung tama ba yung galaw ng presidente? Anong nangyari? Bakit ganun? Okay? Sa makatwid, ang pinakamataas sa posisyon sa militar, hindi mahawakan ng sundalong may pinakamataas sa posisyon. Samantala... So nakakatawa yun eh. Kasi isipin mo, hindi pa siya retire pero hindi siya ang Chief of Staff pero siya ang pinakamataas na star. Okay? Ibig sabihin, siya ang pinakamataas 4-star. Pero pagdating sa title, sabihin na natin title, mas mataas pa yung 3-star sa kanya. Di ba? So medyo actually, yung time na yan, meron akong naririnig na ilang mga nagkikwento sa akin na medyo, nako, alam mo, may ganitong kwentong lumalabas sa military. Kaya observe ka diyan kasi pag nakita mo medyo may konting hindi magandang kaganapan. So sabi ko, talaga. Hindi kasi alam mo minsan marami-rami naman din ng mga chismis-chismis na ganyan na hindi naman natin kagad pinaniniwalaan until nung may mga habang nandito ako nagpa-party, ganyan-ganyan ako diyan. Bigla may nag-message sa akin ng mga kaibigan. Sir, totoo ba na ganito?
Sabi ko, wala ho akong pakialam. Ay, so, hindi, wala ho akong alam kasi nagpa-party-party pa ako sa Kabukicho. Nag-happy-happy pa ako dito. Hindi, sa, alam mo, nung, pero may nag-message sa akin, sabi ko, medyo serious na ito ah. Kasi may mga checkpoint daw. Oh, eh, tuloy natin. Floating lamang si Centino at bibigyan na lang sana ng posisyon na ambassador to India. Pero nitong nakaraang linggo, bigla ang nagbago ang ihip sa Malacanang. Tinanggal si Baccaro bilang chief of staff at binalik si Centino.